John 21:18, pakatandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Isa daw yan ang pribilehyo ng pagiging bata. Meron kang control sa iyong katawan. Binibihisan mo ang sarili, pumupunta ka sa ibig mong puntahan. Ngunit pagtanda mo sa pagpapatuloy, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Nagaganap daw ito pagtanda, pag mahina ka na, you no longer have complete control over your body. Kaya habang maaga, pumunta ka na sa gusto mong puntahan. Habang kaya pa. At hanggat maaari, habang bata ka pa, magbihis ka ng matatanda at mahihina. At ipanalangin at asahang, kung ikaw naman ang tumanda, ay meron din magbihis sa'yo. Kasi ang itinatanim ay inaani. Magpasyal ka na ng mga matatanda para kung ikaw naman ang tumanda ay maaaring sa iyong itinanim ay meron namang magpasyal sa iyo. Ang pagyayabang maaari rin tungkol sa physical beauty. Isa yan sa mga nagiging dahilan ng pagmamalaki, kagandahan. Pero sabi ng Proverbs 31:30, kumukupas ang ganda. In fact, physical beauty is only very short-lived. Sandaling-sandali lang na maganda ang isang tao, nasa kasibulan, sa tanghaling tapat ng kanyang buhay, pero yun ay papalipas. At pwede rin ipagyabang financial wealth, pera, kayamanan. Luke 12:15-20, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Nawawala, nananakaw, nababawi ang mga kayamanang pinansyal. Boasting could also be of intelligence, mental brilliance, greatness. Yan ay maaari pang mga ipagyabang, yung mga katalinuhan, galing, husay. Pero ang lahat ng yan ay pumupurol, kumukupas, kumisa'y biglang nawawala. Gaano ka man katalino, karunong, kahusay, minsan ka lang mabagok, naapektuhan ang iyong utak, pwedeng mawala ang lahat. Hindi pwedeng ipagyabang ang galing. Tulad ng isang hari na nagyabang ng todo-todo, Daniel 4, 29-33. Minsan, namamasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Ito ay si Haring Nebuchadnezzar. Sinabi niya, talagang dakila ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. So ako ang dakila, ako ang magaling, ako nagtatag. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita. Nang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito, aalisin na sa iyo ang kaharian. Katatapos-tapos pala niya magyabang, meron ng bawi ang langit, sapagkat sinosolo niya ang karangalan at di niya kinikilala ang Diyos sa langit. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. Ipinaliwanag ng tinig mula sa langit ang dahilan kung bakit babawian ang kapangyarihan at katinuan si Haring Nebuchadnezzar. Sabi, kailangan kilalanin mo na ang Diyos ay nasa ibabo ng lahat ng kapangyarihan ng tao, na siya ang nagbibigay at nagbabawi nito. At mangyayari sa iyo ay sasahol ka pa sa hayop. At minaipaliwanag na ang mga medical scientists na maaaring uri ng sakit na dumapo dito kay Nebuchadnezzar, but definitely it affected his brain, his mind. At nangyari yon. So nangyayari ang pagbababa sa mga nagmamataas, pagbawi sa mga pinahihiram lang naman. Verse 33,
nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Kahit gaano karunong, kahusay, kagaling, maaaring magkasakit sa utak ang tao. Maaaring mabaliw na nagiging asal, hayop o masahol pa. O lumalabo ang alaala, nagdidilim ang kaisipan, nawawala ang inspirasyon sa galing, kumupurol, dumidilim. Boasting could be of talent or skill. Ang husay-husay mong gumawa ng ganito, gumawa ng ganyan, pero ang tao, nagkakasakit. Pwedeng dapuan ang kinatawag na aksidente. O magaling man ay nadadaig naman ng ibang mas magaling pa. So hindi dapat nagyayabang. Boasting could also be of social and political status and strength. Makapangyarihan, maraming relations, maraming connection, pero pwedeng bumabagsak, iniiwan, tinatalikuran ng iba. Lalo yung political power, pag uso ka, ang dami mong kaibigan, pag di ka na uso, bumabaligtad pa nga yung dating kunwari kaibigan mo, nagiging kaaway mo pa. Boasting could also be of spiritual standing and power. Hindi napapansin ng mga nagbubuhay banal o nagbabanal-banalan o pinipilit maging banal na nagiging kayabangan na rin nila ang kanilang kayabangan, ang kanilang kalinisan. Kumisa ng taong hindi nagkakasala ay nagiging mayabang at minamaliit, dinudusta agad yung mga nagkakasala. Yung mga taong maganda ang buhay, matuwid, malinis, maaari hindi niya napapansin na naipagyayabang na niya yon sa paghuhusga niya sa mga kapwa niya na itinuturing niyang marumi. Kaya sabi ng 1 Corinthians 10:12, kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Kung nakatayo ka, magpasalamat ka sa Diyos, pero ihanda mo rin ang iyong loob sa posibilidad na pwedeng walang kaginsa-ginsaay, mabuwal ka. Kaya ang mga nakatayo, nananatiling nakatayo, dapat mabait sa mga nabubuwal. Kasi hindi mo alam kung kailan ikaw naman ang mabubuwal. Ang mga matuwid ay dapat na mahabagin, mabuti pa rin sa mga liko. Ang mga nabubuhay sa liwanag ay hindi dapat manlait ng mga nagtatago sa dilim. Those who live above the surface must never diminish the value, the human value of those who fall in the cracks. Hindi dapat nagmamalaki. Lalong-lalo ang kabanalan, hindi dapat ipinagmamalakihan. Kasi hindi mo alam kung kailan biglang ikaw naman ang matatalo ng tukso. Dadapuan ng pagkakamali at igugupo ng kahinaan. Huwag kang naagad-agad namamalo sapagkat ang iyong pamalo ginagamit na maaaring sa iyo naman gamitin kung ikaw ang dapat paluin. Lahat ay pinagmamalaking yan. All this could disappear in a flash. Tulad ng nangyari kay Job na nakatala sa Job 1:13-21. Ang yaman-yaman niya, dami-dami niyang anak at mga manugang, napakarami niyang kaibigan, mapakalusog ng kanyang katawan, pero sa isang araw, nabawian ng lahat ng yaman, namatay ang lahat ng anak, ang mga kaibigan ay naglayuan sa kanya, at iniwan siya ng kalusugan, nabalot ang galis sa kanyang katawan mula tuktok ng ulo hanggang dulo ng daliri sa paa. At may kaisa-isang taong natira sa kanyang piling ang kanyang asawa na walang ginawa kundi siya ay guluhin at inisin. All in a day. Ang buhay ng tao pwedeng-pwedeng maiba sa loob lang ng isang araw. Kaya hindi dapat magmalaki. Even you, I, could disappear in a flash. Naglalakad ka lang, biglang nadaganan ka ng buhong-buhong building. Instantly, nakalibing ka na. Tinamaan ka ng kitla. Tinamaan ka ng ligaw na bala. O bigla ka nakatake sa puso. Walang pwedeng ipagmalaki ang tao. Hindi mo pwedeng sabihin,
maraming marami akong gagawin sa buhay. Dahil sabi sa Luke 12:20, sinabi sa kanya ng Diyos, "Kanal, sa gabi rin ito'y babawi ang kanan ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilalaan mo para sa iyong sarili?" Hindi masamang maglaan sa sarili. Ang minamasama dito ay yung yabang na akala mo walang katapusan ng buhay mo at ma-enjoy mo lahat pagdating ng panahon. Kaya ang lesson, meron ka mang inilalaan ngayon, meron ka mga tinatangkilik, meron ka mga tinatamasa, enjoyan mo na, i-share mo rin sa iba, glorify God, kasi hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Walang pwedeng ipagmalaki. Ang yabang na mga pinag-usapan natin ay madalas umuwi sa hatol ng Diyos o sa hatol ng kapwa. Kasi siyempre, ayaw din ang tao sa kapwa-taong mayabang. Ang pagmamataas ay umuwi sa pagbababa. Ang liko ay umuwi sa pagtutuwid. Nangyayari ang likas at natural na pagbabalanse ng buhay. Kaya dapat, kung ayaw mong sapilitang mabalanse ka, ikaw na ang mag-balance sa sarili. Makahalata ka kung lumalabis ka na, ikaw na ang magbawas para hindi na langit pa ang magbawas. Nakakahalata kang yung mayabang ka na yata, aba ibaba mo na agad ang iyong sarili kesa langit pa ang magpaluhod sa iyo para ka mapababa. Nakakahalata kang sobra ka ng nagmamalupit sa kapwa, magpakabait ka na kesa pilitin ka pa ng Diyos na maging mabait. Huwag magyabang. Iwasang magyabang and be blessed or stay blessed. Blessed ka na, tapos magyayabang ka, eh di mawawala ang blessing. Dati kang wala, binigyan ka ng Diyos, pinayaman ka, ipagyayabang mo, eh kung bawiin. Malakas ka, marami kang kayang gawin, ipagyayabang mo, eh kung pahinain ka. The best way to be blessed or to stay blessed, huwag magyabang. How not to boast? Paano nga ba hindi magyayabang? Unang-una, avoid the sin of Nebuchadnezzar. Acknowledge God for your blessings. For your talent, for your capacity, always acknowledge God. Kaya pag pinuri ka, huy, ang galing-galing mo, huwag mo nasasabing, hindi, walang akong kagaling-galing. False modesty naman yun, dahil kung alam mo magaling ka, sabihin mong salamat, purihin ang Diyos, bigay niya yan. Ang ganda-ganda ng bahay mo, huwag sabihin, hindi, ang liit-liit nga. Eh, alam mo naman, ang laki-laki, kang basketball court na yung sala mo, sabihin mo pa, ang liit-liit nga. Hindi na yun humility, lying na yun. Kaartehan na yun. So, oo nga, thank God, I enjoy this. Naku, ang talino ng anak mo. Praise God, siyang nagbibigay ng talino. Salamat at napapansin mo yan. Laging tanggapin ninyo yung papuri, pero ibigay sa Diyos. Pero huwag itanggi. Hindi yung mukhang-mukhang bata ka. Ay, yung mukhang-mukhang bata ka, hindi nga. May wrinkle-wrinkle nga ako. Samantalang nakatira ka na sa salon para ka magmukhang bata. Pagkatapos, sinabing mukhang bata ka, hindi nga, eh, matanda nga itsura ko. Kaartehan na yun. When people compliment you, be thankful. You say, thank you. Praise God. Ang galing-galing mo naman tumula, ang galing-galing mo kumanta, salamat po at purihin ng Diyos. Huwag yung hindi naman po ako magaling. Kasi eh, hindi na effective yun. Nakakainis pa nga yung ganda ng arte. Be thankful to God. Thank God all the time. And honor God with your blessings. Pag kinikilala natin na ang pagpapala ay galing sa Diyos, lagi natin siyang pinararangalan. And how do you honor God with your blessings? Multiply the blessings. Binigyan ka ng pera, sumaya ka, edi magpamigay ka rin para dumami ang sumaya, hindi lang ikaw. Multiply the effect of the blessing. Huwag susuluhin. Katulad nung binigyan ng Panginoon ng puhunan, hindi niya pinalago, napagalitan ng Panginoon, Matthew 25:27. Bakit hindi mo man lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano may tinubo, kahit paano may tinubo sana ito.
sabi ng Panginoon. May ibinigay sa iyong talent, palaguin mo yan. Kailangan tumubo ang Diyos. Binigyan ka ng talent na kumanta. Kumanta ka, hindi lang sa banyo. Kumanta ka sa publiko, kumanta ka ng mga makadiyos na awit para ang kabutihan ng Diyos ay makahayag sa pamamagitan ng awit. Ano mang talent, gamitin mo. You're a gifted teacher, mag-handle ka ng Bible study. You are gifted with a comfortable house, host a Bible study. Kasi doon mo napaparami yung epekto ng pagpapala. Minumultiply. Honor God with your blessings. Give back. Galing sa Diyos, abay, dapat ka magsukli. May ibinigay sa'yo, dapat bigyan mo siya ng tubo. Dapat ka mag-entrega sa Diyos kasi siya ang may bigay. Make at least correct offerings. Bakit dapat correct ng offerings? Because it is recognition of God as giver. Bakit napakahalag na ibabayad ka ng buwis sa gobyerno? Pwede kang ikulong dahil hindi ka nagbayad ng buwis. Kasi pag ibabayad ka ng buwis, ibig sabihin, nire-recognize mo yung gobyerno. Kaya ang mga, mayroong mga civil disobedience, ayaw na lang i-recognize ang isang gobyerno, hindi sila nagbabayad ng buwis. Ngayon, nire-recognize mo ang Diyos. Nire-recognize mo siyang nagbibigay ng lahat ng blessing, eh di nagbubuwis ka sa Kanya. Hindi dahil kailangan nyo ng Diyos, kundi kailangan nyo ng gawain ng Panginoon. O kaya, kailangan mo yon para maalala mo lagi na bigay ng Diyos ang lahat, kaya dapat ka mag-quiz. Genesis 28:22, ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipagkakaloob ninyo sa akin. Kailangan ba ng Diyos yung ikasampu? Hindi. Pero kailangan ng kanyang bahay dalanginan. At number two, kailangan nung tumanggap ng pagpapala na ipaalala sa kanyang sarili na bigay lang yun ng Diyos at di niya dapat solohin. So there is a practical and also there's a symbolic and a ceremonial value to giving back to God. Kaya sa Malakay 3:8-11, walang kamatayang teaching na ito. Kausap ng Diyos ang bayan. Ang tanong ko naman ay, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi ng mga handog. Isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Sabi ng Diyos. Dalhinin niyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na nahahayaang salantain ang mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Sabi ng Panginoon, naiinis ako sa inyo, dinadayaan niyo ako. At huwag niyo akong inisin. Bigyan niyo ako ng kasiyahan at pagka hindi naman iba yung lalong kasiyahan ang tatanggapin niyo mula sa akin. So honor God, do not boast, and honor God with your blessings, share with others. Tuwing may natatanggap ka sa Panginoon, huwag mong salohin, laging merong kaparte yung iba. Natutuwa siya.
Matthew 25:35, sabi niya doon sa mga gagantimpalaan, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Anumang buti ang ginagawa natin sa kapwa is an act of high worship. Ang pagsamba hindi lang sa pag-awit, sa pagsayaw, sa pagdadasal, napakataas na uri ng pagsamba, ang paggawa ng mabuti, lalo sa mga hindi makakapagsukli, lalo sa mga sobrang kawawa at maralita, mahina, yun ang kabutihan na kinikilala ng Diyos, na siya mismo ang beneficiary, kasi mahal niya yung binigyan mo, edi siya yung tumatanaw, siya ngayon ang magbabalik. Napakahalaga. Hindi ka pwede magmahal sa Diyos nang hindi ka palibigay sa kapwa. Magandang question eh. Paano ko pa malalaman na meron akong totoong faith? Palibigay ka ba sa kapwa? Yun, isa sa mga palatandaan na meron kang tunay na pananalig. Honor God with your blessings by what? You should enjoy your blessings on time, in time. Yung on time, sa nakatakdang schedule, yung in time, kung kailan nagkataon at dumating, enjoy the blessing. Naranasan nyo na ba na may niregaluhan kayo ng magandang damit, tapos hindi sinusuot, nasa cabinet lang? Niregaluhan nyo ng magandang plato, baso, hindi ginagamit, nasa cabinet lang? Niregaluhan nyo ng gamit na mahusay, ayaw gamitin dahil baka marumihan, baka dumumi, baka mabasag? Ikinakatuwa nyo ba yung ganon o gusto nyo yung nakikita nyo yung ginagamit niya yung bigay nyo? Ganun ang Diyos. Yung bigay niya, gusto niyang makitang ine-enjoy natin. Dahil binibigyan tayo ng pagpapala para ating ma-enjoy, hindi para ating ilagay sa estante. In other words, appreciation is important. And one of the best ways to appreciate a gift is to put it to good use. So enjoy the blessings that God gives you. Ecclesiastes 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Kaya may oras ng pagtamasa, paglasap, pag-enjoy sa blessings ng Diyos. Huwag ipagyabang ang bukas. Anong ibig sabihin? Ay, next year na ako magpapahinga. Eh kung mamatay ka na next month, hindi ka na nakapagpahinga. O ayan, napahinga ka tuloy ng napakahaba. Huwag mo sabihin na magtitipid ako ng 10 taon, sa 11 taon, doon ako magbabakasyon. Yun ang pagyayabang. Sure ka na sa 11th year, andyan ka pa. So what do? Because you respect time and the unpredictability of anything that can happen in life, that can happen in life, that can happen in life, that can...